Cornel. Magandang umaga po. Hello, Ma'am Chacha. Good morning po. Good morning. Sir, kahapon nga po, no, naging usap-usapan sa social media. Ito pong naging house-to-house check ng ating kapulisan sa mga journalist. In total po ba, ilan po ba ang na-house-to-house nila nitong nakaraan? Nakaraang araw na nag-trending po ito. Yes, Ma'am Chacha. Let me clarify first na una po ay yung activity na ito ay nagugat nga po doon sa incident kay Sir Percy Mabasa. So nagbigay po ang instruction ng aming regional director. Una is to intensify yung oplansita sa mga motorcycles without plate numbers. And pangalawa is to reach out ang ating mga media personalities na tignan kung meron silang threat para makapag-adjust kami sa kanilang security. So after that instruction, ay nagkaroon na po ng meeting sa mga district offices, police districts natin. At doon si Ma'am Chacha ay pinatawag po yung mga media personalities, nagkaroon po ng engagement, usap-usapan. And doon po Ma'am Chacha sa mga hindi po naka-attend, dahil alam po natin ang mga schedules po ng ating mga friends sa media ay busy rin. Kaya minabuti po ng aming kapulisan na mag-reach out sa inyo, sa kanila, na bisitahin at tanungin kung may threat para at least makompleto po yung impormasyon na kailangan naming malaman para sa ganon ay magkaroon kami ng security coverage kung meron man sa ating mga kaibigan sa media. So, sir, nung nakaraan, nung ongoing pa itong house-to-house checking sa mga kapatid natin sa media, ilan po in total ang nadalaw nitong ating mga kapulisan? And is this in Metro Manila lang po or all over the Philippines po? Ma'am, dito lang po yan sa Metro Manila. Instruction po yan ng aming regional director na kumustahin at malaman kung may mga threats nga po sa ating mga media. As to the numbers, ma'am, hindi po namin ito kinukulate. Wala pong pagkuha ng data na sa isang database. Wala po, ma'am. Ang activity lang naman na yun ay yung intention na tumulong, mag-extend ng effort para makakomply din kami sa instruction ng aming RD regarding sa nangyari nga po kay Percy Mabasa, ma'am. Wala pong numbers na sinasabi niyo ng mga numbers. Wala po. So sa isang tweet, no, meron pong isang reporter ng GMA ang nadalaw at sinasabi niya nga po yung mga dumalaw po sa kanyang pulis ay mga naka-civilian at yun nga chine-check lang kung may mga online, kung may mga threats po siyang natatanggap. And then sa dulo ng visitation ng mga pulis ay gusto siya sanang kuhanan ng litrato for documentation process. Kaya lang hindi na po siya pumayag dito. Sir, una kong gusto ko ring itanong, bakit po naka-civilian yung mga pulis na house-to-house visit dito po sa mga kasamahan natin sa media? Yes, Ma'am DJ, maganda po yung tanong nyo. Kasi ma'am, pumunta po yung pulis natin doon na naka-civilian kasi meron din po kasi mga instances na mga kaibigan natin sa media ay gusto nila ay discreet, hindi malaman sa lugar nila na sila po ay media personalities. Baka naman po kasi pag pumunta doon na naka-uniform at may sasakyan doon na mobile police car ay baka iba na naman ang maging interpretasyon. So as to the picture, ay yun po ma'am ay parang degree of compliance namin sa aming commanders on the ground para mapakita na talagang binisita namin ang the media personality at ipakita na hindi po kami naging remiss sa trabaho at may proof na pinisita talaga namin. And doon po nga po sa tweet nga po sa media personality na yon ay sinabi niya na he appreciates the effort of the PNP. Yun nga lang po yung bakit daw po nalaman yung address niya. As to that issue ay nagtanong lang po ang ating kapulisan na it's really their function na malaman kung ano yung nasasakupan nila para mas makapagbigay ng protection at ma-ensure ang safety po ng community. Yun lang po ma'am naging nangyari. At sana ay maituring natin na ang kapulisan natin ay
kaibigan natin, hindi po yan kalaban o kakampi po ang pulis. Kakampi. No, siguro sir ang nasa utak din ng mga nasa media na nabisita, no? Tama po 'yung nabanggit nyo. Paano nila nalaman kung saan ako nakatira? Ang sabi nyo nga po, nagtanong-tanong 'yung mga pulis kung saan nakatira ito pong mga nadalaw. Si binanggit nyo rin po kanina na nagkaroon po kayo ng meeting with some press people bago po gawin itong visitation na ito. Pwede ko po bang matanong kung is this from all networks po ba para nakakascade sana doon sa mga kasamahan nila sa network? Or piling mga networks lang po ba 'yung kasama natin during the meeting kaya merong mga reporters na hindi po alam na magkakaroon po ng house-to-house visit 'yung pong mga pulis sa bahay? Yes, ma'am. Yung implementation na kasi sa ground ay iba-iba na yung approach ng ating mga commanders. Basta ang general order ay i-engage ang mga media personalities para malaman kung may mga threat sila. Para doon sa ground, alam na nila kung ano ang kanilang gagawin. Due to the different operational situation sa environment nga po na yon, ay yung commanders ang may call, ma'am, kung ano sana ang nagiging discarded doon sa baba. It just so happened na yung iba ay nagbisita nga po sa National Press Club, minute po yung press corps nila, at yung ibang malalaking media group ay minsan po kasi ay hindi po pinapansin yung sulat, yung invitation, kaya po minabuti po ng ating kapulisan na talaga na mag-reach out, bisitahin, tumustahin ang kaibigan sa industriya ng media. Ito pong nadalaw, no, yung nag-tweet na si JP Soriano, sabi niyo po kasi yung ibang address, pinagtatanong-tanong lang yan ng mga kapulisan kung paano natuntun yung mga binisita nilang kasamahan po sa press. Ito pong address mismo ni JP Soriano, paano po ito nakuha, nalaman ng mga pulis na bumisita sa kanya? Yes, ma'am DJ, nalaman po yan noong nag-ipag-coordinate po sa barangay official doon sa barangay na yon. Yun lang po, ma'am. Nagtanong lang po ang ating kapulisan kung meron bang media. At ayun po nang naging basihan nung nalaman na dito yung lugar kung saan po nakatira. Ay dun po at pumatok at maayos naman po, ma'am. Sinabi nga po na courteous, polite, nagpakilala ang pulis natin. It just so happened, ma'am, na nakita yon sa perspective na iba. So, nagbinigyan po ng ibang interpretasyon. Tama po. Sir, nagkaroon nga po ng iba't ibang opinion yung mga kapatid natin, lalo na sa social media, no, nung pumutok po itong balitang ito. Kaya po inuutos ni Brigadier General Jonel Estomo na ipatigil na ito pong house to house. So, officially, wala na pong mga checking na magaganap pagdalaw sa bahay po ng media. Yes, ma'am DJ, wala na po. In-stop na po yung trabaho na yan. Although, may mga media groups din, kagaya po sa Malacañang Press Club na nagpahatid na pasasalamat nga po doon sa extra mile na ginawa po ng PNP ninyo. So doon nga po nag-stop na po at hindi na po itutuloy. At nagbigay po ng apology ang aming regional director na kung meron mang masamang sa iba ay masama po sa kanila yun. Na apology po from our regional director. All right, sige. So ganito, Chano, sir. So moving forward, no, kumbaga, lessons learned ho dito, hindi natin din naman maisasantabi, matatawaran ang adhikain ng PNP dito, no? Unawain natin ang kanilang kagustuhan then to make sure na ang mga nasa gantong profession po ay ligtas sa anumang pong pagbabanta. Yun lang pong implementasyon nagkatalo. So moving forward po, kayo ba ay may mga gagawin pong pagbabago sa paraan? Ano ho ba ang napag-usapan yung mas magandang paraan para lang ho natin mabuksan pong komunikasyon between ito pong profession na ito sa at ang kapulisan po sa usapin ng seguridad, sir? Thank you very much, Sir Ted. Yes po, magkakaroon po ng meeting ngayong umaga at kasama po yan sir sa i-discuss kasi una pong nangyari yan nung yung weekend na ito. So I'm sure sir mamaya ay baka may updates na kung ano po ang
forward action ng ating PNP NCRTO. And pasalamat din kami, sir, kasi ang criticism na ito will be taken positively ng inyong NCRTO. Okay, sige po. So, ano rin po ito, no, sir? Kumbaga, panggising din po sa ating lahat, no, sa usapin po ng seguridad nating lahat. Kasi dito po dapat din natin pagtanto, no, na ang iba, baka din magsabi na, bakit media man lang ang inyong chinecheck, mga media lang? Bakit hindi sa pangkalahatan? Dapat ang pulis nga ay aktibo sa lahat ho ng banta ng mga kapangkaraniwang mga mamamayan. Ano po ang inyong take doon, sir? Yes, sir. Yan po yung malaking debate sa security. When you want to secure someone, it creates insecurity to others. Mm-hmm. Yun nga po yung paradox ng security. Kaya we will find the balance, mm-hmm. yung personal security ng media and yung trabaho naman po ng PNP na mm-hmm. protect ang general public at magsigbi po sa inyo. Okay, sige po. Sir, pwede ho ba din kung sakasakali nga ano mag-suggest para po doon kasi hindi rin po naman po maitatanggi din nga kaninyo na may mga iba-iba ho sa mahan ng media. So baka naman din pwede idaan nga po sa mga himpilan o kaya sa mga publication. Mas mainam para po direkta doon sa pamunuan at alam kumbaga maipapakalat na ho ang impormasyon sa hanay po ng bawat organisasyon, media entity kumbaga po, no? Yes, sir. Yes, sir, Ted. Ipaparating ko po yung magandang suggestion nyo sa aming pamunuan para mas maganda po, mapaganda po natin ang samahan, the collaboration of the PNP and the media para sa ating intensyon na magsilbi po sa bayan. Thank you, sir, Ted. Opo. Si Chacha po ay sabi ho niya, mag-abiso lang po kayo sa kanya, ipaghahanda kayo ng spaghetti. Yes, sir. Ha? Para po, pag dumalaw sa kanya yung mga pulis, oho, basta lang ho magpakita ng ID, mas maganda naka-uniforme, ipaghahanda na ho kayo ng spaghetti at meron pa siyang performance. Spaghetti and fried chicken, tsaka may song number ako. Sige. Okay, may so, pahabol sir, ng tanong. Sir, pahabol na tanong lang, malapit na po ang Undas, sir. Kamusta po ang paghahanda ninyo dito sa papalapit na Undas? Yes, Ma'am DJ. NCRPO will be deploying around 10,000 police personnel all over Metro Manila. Meron po tayong 80 cemeteries and 24 columbariums all over Metro Manila. At doon po sa 10,000 police personnel ay magbabantay sa buong Metro Manila nga, sir. Kasama po dyan ang ating mga cemeteries, places of convergence, kagaya po ng simbahan, malls and parks at katuwang din po natin na magbabantay ay ang mga ating LGUs, ang mga tinatawag natin force multipliers, mga security guards, and din po ang DOH para mag-implement po ng self protocol, health protocols. At gawin ko na rin po itong opportunity, Ma'am DJ, na manawagan na sa ating mga mamamayan na pupunta po sa sementeryo ay sana po magdala na po sila ng protection sa inclement weather, magdala po ng payong o kapote at magdala na rin po ng sapat na tubig at pagkain, and mabuti na rin, Ma'am, na magdala sila ng trash bags para hindi na rin po magdagdag sa mga lilinisin after the observance of Undas. And ang mga gamit po na pinagbabawal ay huwag na po tayong magdala ng mga alak, gamit na pansugal at loudspeakers. Bawal rin pong magdala ng mga bladed materials. And kung aalis po tayo ng bahay ay mas maganda po sana na ito ay ihabilin din sa ating mga kapitbahay para makita nila as an added security. Yun po, Ma'am DJ. Opo. Salamat po. Kumusta po ang kaso po ni Percy Mabasa, sir? Meron na ho ba kayong development so far? Yes, sir, Ted. Actually, I'm sorry na hindi ako makapagbigay ng update kasi meron po kasi silang sariling spokesperson sa Special Investigation Task Group. Opo. Naunawaan po namin. Sige po, sir. At muli po, ang aming pasalamat po sa inyong pagiging available po sa panayam na ito. At least po, naiklaro ho natin ang isyong ito. Ano ho, hindi ho naman natin din maitatanggi po ano, ang pagpapakumbaba dito ng PMP na nagkamali sa paraan at aayusin po ito. Walang intensyon na masama. Tama. Si Chacha lang kasi nagdududa dito, sinasabi ko sa iyo. Alam mo, sabi ko nga, sir, alam mo, police lieutenant, ang sabi ko nga sa kanila,
Nako, dapat talagang Lieutenant mapasalamat Colonel, tayo. Lieutenant Colonel, sir, kasi talagang super agap ng mga polis. Mm. Nauna pa sila sa Undas sa Dalaw, di ba? Joke lang, sir. Salamat po for being Salamat with po. Us today, sir. Thank Salamat you po. Colonel, thank you, sir. Mabuhay po. At regards thank po sir, kay... Sir, Colonel, Mami DJ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Apo, thank you. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.